After 7 years ay ngayon nga lang kami ulit na kumpletong pamilya. Konnichiwa, Jana Des. Welcome to another Ganap With Me dito sa Pinas. Today is August 19, 2024. Napakatagal na talaga nitong vlog na to. Hindi ko pa lang na-upload. Ito nga yung araw na birthday ng aming mama. Siyempre, isa sa pinakamahalagang ginagawa namin kapag birthday ay ang pagsimba. At sa tinagal-tagal nga ng taon ay ngayon lang ulit kami na kumpletong tatlong Maria. Kaya kailangan talaga namin samahan si mother ngayon. 3 years ago nga ay nawala ang aming papa. Dahil siya ay diabetic at nagkaroon na din ng komplikasyon sa kanyang kidney at nagkaroon din COVID. Ng... Kaya ngayon, kaming apat na girls na lang ang natitira. Siya na nga lang ang lalaki sa bahay, iniwan pa kami. Char, iniisip na lang namin na siguro kailangan na siya ni Lord sa langit, kaya pinauna na. Nung mga time na to, nandito na din si King Kong sa Candelaria, Quezon, mga isang linggo na. Kasi kami nga ay nagpe-prepare din sa aming kasal. At kung nakapanood nga kayo ng vlog ko, naganap siya nung August 24. Almost 2 months nga lang yung bakasyon ni King Kong dito sa Pinas, kaya first time lang din namin si Simba together. Kasama din pala namin today ang aking dalawang ate, si Ate Nikki na nagva-vlog din, Nikki Diaries, at ang aking Ate Jelly. Nasumunod naman kay Ate Nikki. Lunes pala tinamaan yung birthday ni Mama, kaya ang aga-aga na simba namin ito mga 6 a.m. Bale, 61 years old na pala si Mama ngayon, at simula nung nawala si Papa, mag-isa na lang siya sa bahay nakatira. 6 years nga kasi ako sa Japan, tapos si Ate Nikki nasa Japan pa din talaga, nagbakasyon lang. Si Ate Jelly naman yung pangalawa, 2 years sa Japan, after nun, nagpakasal na at sa Manila nagstay. Kaya sa mga nagtatanong sa akin kung bakit daw ako umuwi ng Pilipinas pwede naman akong manganak sa Japan, isa na nga po ito sa reason kung bakit, para naman makasama ko si Mama at meron siyang kasama sa bahay. Bukod nga sa halos tinatawagan namin siya noon halos araw-araw, meron ding CCTV sa bahay. Pero iba pa rin syempre yung may kasama sa bahay mismo. Actually, bibihira na nga lang daw si Mama ngayon sumimba sa simbahan kasi naaalala niya daw si Papa. Noon kasi talagang linggo-linggo yan sila sumisimba. Nung bata nga kami, kasama pa talaga kami buong pamilya. Nung mag-isa na nga lang daw siya, hindi niya maiwasang maalala at malungkot kapag nasimba siya mag-isa. Kaya ginrab talaga namin yung opportunity, lalo't lalo na't nandito nga kami lahat. Tapos may plus one pa nga ako sa chan ko si baby na 5 months na nitong mga time na to. Sabi niya paglabas namin ng simbahan, kain daw kami sa Jollibee, treat niya kasi birthday niya. Si Ate Nikki naman na ay nagbayad, thank you so much. At i-congrats pala natin si Ate Nikki kasi siya ay newly engaged. Finally, di ba? Siya yung panganay pero siya yung huli ikakasal. Kung sino pa nga naman yung pinakaligawin, siya ang huling ikakasal. At take note ha, ate ko siya, ako yung bunso. Baby face kasi yan talaga siya. Anyway, dahil nga mga pa 7 pa lang to, umuwi muna kami at nagpahinga. And then sabi namin ang dinner ay sagot na namin ni King Kong at pa-welcome din namin kay Ate Nikki kasi sinorpresa niya kami pa-uwi talaga. Dahil nga magbe-birthday si Mama at ikakasal din kami ni King Kong. Tingnan niyo naman, ako talaga hirap na hirap na magsuot ng sapatos at sandals dahil nga ako'y buntis. Yung tiyan ko lagi nang nakaharang. Buti na lang dyan si King Kong. Before 6 p.m. naman ay nakagayak na kami lahat, in-invite din namin yung mga kamag-anak namin dito para syempre makapag-dinner ng sabay-sabay. Hindi na nga kami naghanda sa bahay kasi bukod sa iisipin mo pa ay kayo pa ang maglilinis. Mas convenient talaga sa panahon ngayon na lumabas na lang. At syempre pinagsuot din namin si Mama ng kanyang red para sa birthday girl. Inayusan ko din siya at pinahiram ng mga accessories. Alam nyo, dati talaga ayaw niya mag-makeup. Ay mukha namang kawawa at pinapabayaan ang sarili, pero nung simula nung natuto siya, aba, hindi na makalabas ng bahay na walang ayos. Maya-maya ay dumating na nga sila Tito Jojo, kapatid ni Mama. Tapos sinundo naman kami ni Tito Ador dito sa kotse nila. Buti na lang nagkasya kami lahat kasi mga bilugin na kami. Tapos si Ate at si King Kong naman dun sa motor. Since matagal na nga din akong wala dito sa lugar namin, first time ko nga dito sa bistro garahe. Madami din kasi akong nakikita mga friends ko na kumakain dito at nire-recommend din daw talaga nila. Nagpa-reserve na din kami dito para sure na meron kaming mauupuan. Mukhang mas maganda nga talaga ditong kumain ng mga dinner kasi may mga ilaw na talaga. Maganda mag-picture at maaliwalas. Meron din sila dito al fresco dito sa may labas, pero dun sa loob ay aircon din naman. O diba, nag-restaurant tour na eh. Since nagpabook na nga kami ng early, tinanong na din nila kami kung ano yung mga possible na o-orderin namin. Kaya umorder na din kami. Kesa nga naman mag-aantay na matagal, at least naihanda na nila. Tingnan nyo nga naman si birthday girl, gabi na pero naka-shades pa rin. Nagdala din ng mga balloons itong si Ate Jelly para nga naman maganda sa picture. Sure. Medyo natagalan nga lang kasi ang laki nung balloon hinipan pa ni King Kong. Ang mga putahe pala nila dito ay mga Pinoy foods. First time ko nga lang din makakatikim dito ng sinigang sa pakwan. Napakasarap pala. Nagdala din ng cake sila ate at syempre hindi mawawala ang birthday song. Mas convenient talaga at mas masaya kapag ganitong intimate celebration lamang kasama ang mga pamilya. At syempre hindi din mawawala ang pa-flowers by Ate Nikki. At in fairness, ang sarap talaga ng mga foods nila dito. Ultimo yung appetizer na inoffer nila sa amin na soup. Sobrang sarap.
sarap. Crispy pata, sobrang sarap din. Ang ganda nung texture, crunchy pero juicy inside. Yung tuna, yung pancit at yung sinigang sa pakuan, sobrang sarap din nun. Ito pala yung egg soup na sinasabi kong ang appetizer pa lang. Ang sarap-sarap na. Yung sa iba kasing restaurant, masyadong mild. Ito talagang malinamnam. Lasa talagang egg soup. Hay nako, nagugutom na naman tuloy ulit ako. Kahit si King Kong nga na magaling magluto, nasarapan din sa lahat ng foods. Tapos itong Red Ribbon na cake na na-order naman ni Ate Jelly, sarap na sarap din ako. Noong natapos nga kami't magbabayad na ng bill, dalawang senior ang kasama natin at isang PWD, kaya naka-discount din tayo. Tapos hanga nga kami dito sa lagayan ng toothpick at automatic oh. May sensor, nakaka-pressure lang kasi hindi ko agad makuha. Syempre hindi magpapahuli si birthday girl at binibiro nga namin tong batang kasama namin na si Sai, na inaanak ko din. Sabi namin magic, kaya nga pati yung lagayan ng tissue, akala niya magic din. Ay inaasar din naman ng kanyang Ate Jean. Grabe nga yung busog namin dito. Sulit na sulit yung pag-celebrate ng birthday dito. Niretouch nga lang namin si Mama at nagpicturan pa kami dito, syempre. Every year talaga, kada birthday niya, kahit wala kami, minimake sure namin na kahit papano ay mai-celebrate. Kasi ganun naman talaga ang life, diba? Hindi naman mahalaga kung malaki o hindi ang celebration. Ang mahalaga ay naaalala at binibigyang panahon ang bawat celebration. Ang pangit naman kung puro trabaho na lang kayo sa buhay, no? Enjoy, enjoy din para balance. And that's it for today. Jane, mite ko rete, arigato. Bye-bye. See you on my next vlog. And guys, ask ko lang, magpapalit pa ba ako ng name na Jane Japan Diaries or hindi na? Comment down below. Jane, bye-bye.